Hello guys! Welcome back again dito sa aking YouTube channel. So, good morning po sa inyong lahat. So, ngayon guys ay araw ng Lunes. So, wala ngayong pasok dito sa amin. So, ngayon guys, i-share ko sa inyo itong aking mga ginagawa sa aking tindahan. So, ngayong araw ng Lunes, ang ginagawa ko ay nagre-repack ako guys ng mantika. So, i-share ko sa inyo kung gaano ba kadami ang aking tag 5 pesos at ang aking 10 pesos. So, ano ba ang gamit kong pantakal? Then, gaano ba ito kadami? Kaya, ayan. Ito lang guys ang gusto kong i-share sa inyo. Ayan. So, yung mga kasari natin na hindi alam kung paano nila i-repack ang kanilang mantika. Dahil hindi nila alam kung gaano ba kadami ang tagpa 5 pesos at tag 10 pesos. Ayan. So, ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano ako mag-repack ng aking mantika na tag 10 pesos at saka tag 5 pesos. So, ito guys, ito ang aking tag 10 pesos na mantika. Ayan. So, ganito kadami ang aking 10 pesos. So, ang gamit kong plastic is 1 3/4 by 10. So, gamit ko guys is Havana or Torino. Ito kasi guys na plastic ay hindi talaga masasayang ang ating pera. Kasi may iba na ginagamit natin. So, pag nagamit na natin, okay pa siya. Pero maya-maya guys ay maraming palang butas. Ayan. So, hindi na ako gumagamit ng ibang brand. So, ito guys ang aking gamit. 1 3/4 by 10. Or nasa Havana or Torino ang gamit ko na brand. So, itong rubberized na plastic ang aking gamit. So, mamaya guys, i-share ko sa inyo kung gaano ba kadami, kung ano ba ang gamit ko dito sa aking repack na mantika na tag 10 pesos at saka tag 5 pesos. Then, ito guys, papakita ko sa inyo itong aking tag 5 pesos. Ito guys, ganito kadami ang aking 5 pesos. So, ayan. So, ang gamit kong plastic, pareho din guys, Havana or Torino. Then, ang sukat nito is 1 1/4. So, okay lang guys, ayan. Ganito siya. Ito ay 1 1/4. Ayan. So, ngayon guys, i-share ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo ang aking gamit na pantakal. So, ito guys. Ayan. Kariripa ko lang kasi, kaya ayan. Gusto kong i-share sa inyo. Naisipan ko guys na i-share ko itong aking ginagawa ngayon. So, ito guys, nakita ko lang ito. Ayan. Hindi ko ito binili. Nakita ko ito guys sa mga bata. Parang laruan lang nila. So, ayan. So, ganito. So, ang ginagawa ko, wala itong mga numero. Walang numero kung ilan. So, ang ginagawa ko, meron ako ditong isang pantakal. Yan, pakita ko rin sa inyo. So, ito. So, ang ginawa ko guys, tinatansya ko talaga noon. Nag-start ako dito sa aking tindahan. Tinatansya ko guys kung gaano ba kadami para kumita naman ako guys dito sa aking pag-repack ng aking mantika. So noon, noong mura pa ang mantika, so ang gamit ko guys, ito na. So ayan guys, ito ang aking pantakal. Ito ang aking gamit sa aking tag 5 pesos. So meron ditong 10ml, 20ml, 30ml, 40ml hanggang sa 60ml. So, noong mura pa guys, ang mantika, so noong hindi pa nagmahal, ang ginawa ko, ayan, tinatansya ko guys kung gaano kadami ang aking tag 5 pesos na mantika. So, ang ginagawa ko guys noon is gumagawa ako ng tag 3 pesos at saka 5 pesos. So, ang aking sukat ng aking tag 3 is nasa 30ml. So, ibig sabihin, sa isang piso, meron akong 10ml. Pero hindi ako nagbebenta guys ng isang piso. So, ang aking 3 is nasa 30ml. Then, ang aking 5 pesos naman is nasa 50ml. So, nung nagmahal ang mantika, ayan. So, medyo talagang napakamahal ng mantika. So, ginawa ko guys ang aking tag 5 pesos na 40ml. So, nagbawas ako ng 10ml. So, ngayon is bumalik na ang mantika. Ang bili ko sa isang litro ng aming mantika dito sa aming lugar is 75.50. So, ngayon guys, ang aking sukat ng aking 5 pesos na mantika is nasa 40.5 ml. Ayan. So, dito. Ito is 40 ml. Ayan. Hindi lang masyadong klaro kasi medyo malabo guys ito. Nasa loob kasi ang kaniyang numero. So, 40 ml. Then, dito.
So, kalahati dito, guys. Dito sa gitna ng 50 ml at saka 40 ml. So, ito ang aking 5 pesos. Ayan. So, ayan, guys. Ito ang aking 5 pesos. So, ang ginawa ko para dito sa aking tag 10 pesos, ito ay hindi ko alam kung ano itong cup na ginamit ko. Basta kinuha ko lang ito sa mga laruan. Dahil, ayan, naisip ko, ito yung gagamitin ko sa mantika. Kaya, gumawa ako, guys, ng dalawa nito. So, tinransfer ko dito yung dalawang tag 5 pesos. So, ayan, guys, balik tayo. So, may bumili ng diaper. So, ayan, guys, ang ginawa ko dito, times 2 nitong tag 5 pesos. So, transfer ko dito. At saka, ginuhitan ko dito, guys, ng kutsilyo. Para, ito na yung mark ko. So, ayan, makikita natin, guys, na may linya. Ayan. So, ayan, guys, ganito ang ginawa ko sa aking tindahan. So, ang sukat ko, guys, sa aking tag 10 pesos ay 81 ml. Nasa 81 ml. Then, dito naman sa aking tag 5 pesos is 40.5 ml. So, ayan, guys. Ito yung gamit ko. So, ito. So, ito, guys, ang naripak ko ngayong araw. So, hindi kasali itong tag 5 pesos kasi nakaripak na ako kahapon. So, ayan, guys. Ito ang aking tag 10 pesos na mantika. So, ganito, guys, kadami ang aking tag 10 pesos na mantika. Ito naman ang aking tag 5 pesos. So, kakagawa ko dito kahapon ng umaga. So, pinuno ko ito, guys. So, ngayon, ito na lang ang natira. So, mag-repack din ako, guys, ng mga 20 pieces na tag 5 pesos na mantika. So, ito, guys, ang aking tag 1/2 packet. Ayan. Hindi ako gumagawa ng tag-isang packet kasi wala namang masyadong naghahanap. So, pag may maghanap ng tag-isang packet, so, dalawang 1/2 packet ang aking ibibigay. So, ganito kadami ang aking 1/2 packet. So, ganito, guys, ang aking dami ng aking 1/2 packet. So, ito ang aking ginamit na lagayan. So, meron din akong nilagay sa plastic. Ayan. Pag naubos ito, guys, itong aking ibibigay. Ayan. So, yun, guys, ang aking share sa inyo for today's video. So, nag-share lang ako sa inyo dito sa aking niripak na mantika. So, kung gaano ba kadami ang aking 10 pesos at saka tag 5 pesos. So, ano bang gamit kong pangtakal. So, ayan, guys, dito na lang nagtatapos itong aking video for today. So, sana ay meron kayong natutunan, kaunting natutunan sa aking mga ginagawa sa aking tindahan. So, sa mga kasari natin na hindi gumagawa ng mga ganito. Ayan, mabentang-mabenta, guys, ito sa aking tindahan. Kasi marami talaga ang naghahanap ng mga patingi-tingi lang na mga mantika. So, gusto lang nila, guys, yung isang gamit lang. Pang isang gamit na talang sa kanilang pagluluto. So, ito, guys, ang kanilang binabalik-balikan dito sa aking tindahan. Itong tag 5 pesos ko na mantika at saka tag 10 pesos. Kaya, ito, guys, ang aking ginagawa lagi sa aking tindahan. Hindi ako nagpapawala ng mga mantika. Dahil isa ito, guys, sa hindi talaga nasisero araw-araw ang benta dito sa aking mantika. So, kakagawa ko lang kahapon, guys. So, pinuno ko yung isang ganito, isang box. Ayan. So, pinuno ko siya kahapon ng umaga. Kaya, ayan, ito na ang natira. Kalahati din, guys, ang nawala. So, mamaya, marami na naman ang maghahanap ng mantika. Kaya, kailangan ngayon, makagawa ako, guys, ng kahit 20 pieces lang. So, ito ang aking isusunod. So, ayan, meron na rin akong tag 10 pesos na nagawa. Ayan. So, meron pa ako dito sa ilalim ng mga tag 1 litro ng mantika. So, ayan, guys, balik tayo. Meron lang bumili ng bigas. So, ayan, guys, marami pa ako dito ng mantika. So, nag-imbak talaga ako, guys, ng mantika para hindi maubusan dito sa aking tindahan. Dahil isa ito sa pinakamabenta sa aking tindahan. So, hindi talaga ako nagpapawala ng mantika. Ayan, so, namili din kami kahapon. Nagdagdag ako, guys, ng 4 na kilo ng mantika. So, ngayon, meron pa ako ditong 1 kilo. Ayan, iriripa ko ito ng tag pa 5 pesos. Then, meron pa ako dito sa ilalim, 4 na kilo. Then, kagabi, namili kami, guys, sa bayan. Namili din kami ng mantika, 4 na kilo. So, ayan, hindi talaga ako nagpapawala, guys, ng mantika. Then, marami pa akong mga ripak-ripak dito.
Kaya, ayan. Hindi talaga ako naubusan dito ng matika. So, yan guys. Ito na lang natatapos itong aking video for today. So, sana ay nagustuhan ninyo at meron kayong natutunan sa aking mga